medyo nakakaiyak yung ano natin ngayon, yung episode natin ngayon, kasi malaki yung parte nito sa aking childhood, at alam ko na sa inyo rin medyo natitrigger ang nostalgia nung iba sa mga Thunders dyan na nanonood sa atin ngayon. Alam nating lahat, no, kung gaano kalaki yung impact ng Netflix sa atin. Parang lahat ata ngayon nakafocus na talaga sa streaming. Kahit saan ka mapunta, diba, may mga nahihiraman pa ng mga account, nanonood, mga k-drama, series, movies. Doon na talaga umiikot yung entertainment natin. In fact, kumakunti na yun nanonood ng TV ngayon, diba? Ako personally, matagal na rin ako hindi nakakanood ng local TV. Ang konti na lang ako, naaalala niyo yung mga VCD, DVD, VHS, Betamax, at hindi ko alam kung alam niyo yung Laserdisc. Ayan! Yan yung mga panooran namin dati, yan yung mga ginagamit namin noon. Ang luma, ang Thunders, pero nakaka-trigger talaga ng emotion pag naaalala mo na ganun kasimple yung panahon dati. Nung panahon namin, ang Netflix namin ay Video City. Doon sa Video City, pwede kang umarkila doon. Pupunta ka lang, magbabayad ka. Tapos, doon! Ngayon kasi ang dali na lang magpindot-pindot, diba? Nandun na lahat. Noon, kailangan pa pumunta, mamili ng bala, makipag-agawan sa bala. So, yon ang episode natin ngayon. Hindi ko alam kung naaalala nyo pa siya o kung naging parte ba siya ng childhood nyo, pero sa mga nakakaalala, parang isang araw, bigla na lang nawala yung Video City. Parang na-realize na lang, uy, ano nangyari sa Video City? Lagi akong araw-araw doon dati ah. Ba't ngayon wala na? So, aalamin natin, nasa na nga ba ang Video City? Okay, bago tayo magpatuloy, mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell na po kayo para updated kayo sa mga kwento natin sa araw-araw. At meron din tayong 500 GCash giveaway every month sa lahat ng sumasagot ng ating question of the day. Describe ko lang kung ano yung Video City. Kami noon sa South Caloocan, City Hall. Doon ako lagi araw-araw nung nasa high school at college ako. Aarkila ka doon! Tapos, kunyari nakalagay 3 days or 5 days, ganun mo lang pwedeng iuwi yung bala. Pag sumobra ka ng isang araw, parang magbay penalty ata na 5 or 10 pesos per day. May gano'n talaga mapapressure ka magsole, tapos magbabayad ka. Importante siya sa akin, no? Kasi, nung bata ako, hindi naman na ngayon, pero I was bullied a lot, sinasabi ko naman sa inyo. At sa isolated talaga akong tao. So, lahat ng energy ko, talagang binibigay ko sa pagnood ng pelikula. Yun talaga, yun yung bonding ko sa sarili ko. Nakakalungkot isipin, pero dun ko nakuha lahat ng inspirations ko sa lahat ng mga gusto kong gawin ngayon. Specifically, yung pagkahilig ko sa horror. Diyan ako nag-umpisang mahilig sa horror. Yung mga unang pinanood ko ngayon, yung mga The Hills of Eyes, yung mga inarkila ko doon, Nightmare on Elm Street, at saka yun, ano yun, yung Final Destination. Yun. Diyan ako nahilig sa horror sa Video City. Kaya eto, ang hilig-hilig ko sa horror ngayon, kaya tayo gumagawa ng horror content. Diyan nag-umpisa yun. Kaya medyo importante siya sa akin. At saka medyo naiiyak ako ng slight. May trigger sa heartstrings ko. I'm so sorry. Nalala ko pa meron sa likod. Mga bold. Yung mga Maui Taylor. Sorry. Mga Viva Hot Babes. Mga Gapangin ng Kangkong. Mga ganun-ganun title. Tapos doon ko, tataalala ko clearly. Tinanong ko, ano yung M2M? Kasi nakalagay doon. May mga tao nakarinig sa akin, bata pa ako dito. Many to mention daw ang ibig sabihin nun. So yun lang, naalala ko lang, ang dami kong memories dyan. Wala lang. So feeling ko maiiyak din yung iba na mga nanonood dito na yan talaga yung pinag-umpisahan them. So ano ba yung Video City? No, yung mga impormasyon niya, wala na akong masyadong impormasyon as a business sa Video City. Wala akong makita online. Pero I think Viva owns it. Yung Viva Max, parang yun yung naging ano nila, yun yung evolution nila. Kung hindi ako nagkakamali, ah, yung shift nila from video rental to streaming, yun yung nangyari nun. So, ano nangyari sa kanya? Nung college ako, dito ko na-realize na wala na yung, ano, Video City. Noon kasi talaga, literal na araw-araw pumupunta ako para umarki
ila. Mahirap lang kami, no? Taga Caloocan High School ako nag-aaral. Nung college ako, doon lang din ako banda nag-aaral. Tapos, umuwi ako, naglalakad lang ako. Medyo malayo ng konti, pero naglalakad ako para makarenta ako yung pinangmamasahe ko. Pinangrerenta ko na lang ng balapay para may panonorin ako kinagabihan. Pagkatapos gumumuha ng mga assignment. Nakakamiss lang, nakakamiss talaga. Sana kung meron tayong picture nung ano, nung Caloocan, South Caloocan, doon sa City Hall na Caloocan. Doon kasi yung branch na lagi akong umaargila. Hindi ko pa alam yung ibang branch. Parang wala akong maalala na narentahan kung iba or kung pwedeng gamitin yung card sa iba. Pero yun yun. Now, anyways, yun na nga. So, nung college, hindi ko na-realize na yun na pala yung last time naaarkila ako sa Video City. Umarkila ako, tapos na-late ako. Hindi ko na-soli agad. Hindi ko na maalala kung ano yung inarkila ko sa kanila. Late ako 1 week! Kinakabahan pa ako kasi nangihingi lang ako ng bariya-bariya sa lolo ko araw-araw. Inipon ko yun para mababayaran ko yung penalty nga na tinatawag. After 1 week, kung hindi ko nagkakamali, pagpunta ko doon, wala na sila. Hindi ko alam kung nagnakaw ako kasi hindi ko na na-soli. Hindi ko naman kasi alam kung saan yung susoli. Pero doon ko na-realize na, ay, wala na yung aking childhood. Tapos na. Nakakalungkot lang. Tinignan ko ngayon lang kasi ngayon lang talaga bumalik din sa utak ko. Ano nangyari sa Video City? Tinignan ko yung page nila, yung Facebook nila. Hindi ko alam kung official Facebook nila yon. Pero ang last post ay 2015. May bagong post din pero yung last post talaga, ang laki nung jump. 2015. At sinearch ko, no, nakita ko, sabi sa report ng Philippine Star, na nag-close nga sila dahil wala nang nagre-renta. Tumalon din kasi talaga yung technology natin eh, nitong mga nakaraang 5 to 10 years. Ang laki ng tinalon. Dandyan yung mga smartphone, yan talaga yung pinakamalaki naging impact sa buhay natin. Kaya nag-jump din tayo sa streaming. Hindi ko alam kung meron pa mga DVD ngayon. Matagal na ako hindi nakakakita. Huwag nyo po sabihing elitista ako. Kaya ang tagal ko na hindi nakakakita ng DVD. Siguro kaya ako ginawa tong episode natin ngayon dahil sa nostalgia na rin. At alam ko maraming curious sa inyo. Sabi nga sa ating mga batang 90s, diba? Tayong mga millennials. Yung huling mga tao na nakisalamuha sa mundo. Tayong huling generation na naranasan yung lumabas para makipaglaro. May mga nakikipaglaro pa rin naman siguro ngayon. Pero parang wala na ako nakikita talaga na yung bang araw-araw. Dati makikita mo kami yung mga kanto punong-puno ng mga taong nagpapatintero. Humihinto talaga yung mga sasakyan dahil ang dami naglalaro ngayon, parang wala na ako nakikita dahil na rin siguro isa pa yung pandemic, di ba? Napabilis yung ating transition. Wala na lumalabas ng bahay, wala na nakikisalamuha, parang lahat kasi talaga pwede nang gawin sa loob ng bahay. Nawala din yung connection natin sa mga tao sa pagkikipag-date, di ba? Ano na lang, Tinder, ganyan, message, don't kailangan mo talaga umaura sa labas. At ang pinaka-mamimiss ko na connection ay yung pag nanonood ng TV or nanonood ng movie. Kaya ginawa ko rin tong episode, tong Video City. Dati kasi pag kunyari, Sabado na ng umaga, ayan na, sama-sama kayong kumakain habang nanonood ng Digimon, Sakura, Inuyasha, ganyan. Totally Spies. Sama-sama at nakakamiss yun habang kakape. Pandesal na nagsirasaw sa kape. Nakakamiss, di ba? Ngayon kasi, pag kunyari, parang wala na yung mga pamilyang nanonood ng sabay-sabay. Ano na, kanya-kanya na, magkakatabi lang kayo, nagchat-chat kayo. Nasa isang bahay kayo pero hindi kayo nagkikita. Kunyari, magiinuman kayo, magre-reunion kayo, magkakabarkada. Pero pagdating nyo dyan, di naman kayo nag-uusap. Nasa phone lang lahat, may Mobile Legends. Yun yung nawala at yun yung namimiss naming mga millennials. Kung ako tatanungin, kung mas gusto ko ba yung buhay na walang social media, mas okay sa akin. Mas masaya, mas stress-free. Nalala ko nga yung kaibigan ko, umiyak siya nung tinugtog yung Once Upon a Time. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi niya, dahil namimiss niya yung mga panahon na wala ka pang iniintindi. Wala ka pang problema. Totoo yun. Wala nga namang problema nung kabataan. Ay, ba't nag-iiyakan ng episode natin today? Masaya kayo dahil nanonood lang kayo. Basta kompleto kayo. Mga bagay na at the time, parang wala lang naman sa amin. Pero nung lumaki kami, ay shit. Nakakamiss pala. Miski gaming, diba? Hindi nyo na kailangan magsama-sama. Dati pag gaming talaga, magkakatabi kayo lahat. No? Kanya-kanyang controller. Ngayon, nasa Discord na lang. Although na-appreciate ko naman yung technology, iba pa rin yung physical na connection ba? So kung tatanungin ko po yung mga Thunders dito, naaalala nyo ba? At lagi rin ba kayo nagpupunta sa Video City? At para naman
naman sa mga bagets, no? Naiintindihan niyo ba 'yung sinasabi ko na physical connection? Hinahanap niyo rin ba 'yon? Hindi ko alam kung aware kayo sa mga sinasabi ko, pero nakigets niyo ba? I-comment niyo sa ilalim. So, 'yun lang po 'yung video natin sa araw na 'to. Sana nag-enjoy kayo kasi nag-enjoy ako makipagkwentuhan sa inyo. Gagawin na nating official series 'tong nasaan na? Asaan na yung mga sikat doon? Ang dami natin pwede pag-usapan. So yun lamang po yung video natin para sa araw na to. Huwag kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. So yun lamang po. Si Clara the Third, magpapal. Love you guys.